Kailan namin yung isa't isa ay natin. Alden Richards, inamin na mas naging close kay Catherine Bernardo habang nasa shoot ng pelikula nilang Hello, Love Again sa Canada. Alden Richards, inamin na mas naging close kay Catherine Bernardo habang nasa shoot ng pelikula nilang Hello, Love Again sa Canada. Mas nakilala. Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinapaliwanag ko na marami nga po ang hindi makapag-move on sa mga pinaliwanag ni Mr. Destiny. Maraming nagsasabi na mali ka naman ang pagkakaintindi, Mr. Destiny. Mali ka ng pagkakasabi. Dahil iba naman daw po yung mga tanong sa mga sinasabi ko. Kaya kung nga po pinarinig sa inyo yung video na yan, para lang po alam po ninyo na naging close, mas naging close. Wala pong hindi po tinuloy na may namumuuna nga po bang relasyon sa dalawa. Yung tipong ganun, yung kumbaga hahatol na o yung sisingit na nililigawan ba ni Alden Richards si Catherine Bernardo. Yung tipong kasama dun sa issue, di po ba? O nagkakamabutihan na yung dalawa, may namumuo kayang kumbaga relasyon sa dalawa, yan ay aalamin lahat. Di po ba? Yung tipong kumpleto na, kumpleto si Ricardo, hindi eh. Mas naging close, pero bakit parang bitin? Di po ba? Ring talk, mga kaldab. Total, hello love again na pinag-usapan. At kumbaga kasama naman po sa collaboration ang GMA at ang ABS-CBN. Di po ba? Kaya nga po hindi nyo po pwedeng sabihin na bawal. Kasi nanggaling naman po sa GMA ang balita eh na mas naging close. Anong ibig sabihin ng close? Pwedeng close lang sa taping pagkatapos nun. Wala na. Kasi wala naman pong eksakto na ibinato. Wala pong eksaktong pinaliwanag. Di po ba? Tapos ako pa po yung kumbaga hindi hirap makaintindi. Yan yung channel ni Mr. Destiny. Fake news yan. Hindi marunong umintindi sa mga sinasabi. Kasi po pwede naman pong linawin at po pwede naman pong tanungin. Di po ba? Gaya nga po ng sinasabi natin, wala naman pong masama sa sasabihin ni Alden Richards kung may relasyon sila o wala. Dahil ano, Mr. Destiny? Dahil single naman kuno si Alden Richards at single naman si Catherine. Di po ba? Inaano nila na marami daw basher na mambabas kay Catherine, marami daw basher ang magbabas kay Alden. Eh sabi nga po nila wala ng aldab eh. Sabi nga po nila wala ng kumbaga aldab nation na ganto ganyan o bakit pa sila matatakot? Eh alam naman po ng buong Pilipinas na single si Alden Richards at single si Catherine. Eh bakit nga po ba hindi matuloy o hindi nila naituloy? Yan ang pinapaliwanag at ipinaiintindi ko sa mga dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Di po ba? Nagalit lang po sila at inis lang po sila. Kaya sabi ko sa inyo ako, relax lang ako mga kaldab. Kampante lang ako. Kasi kahit ano pong balita, ibato natin. Kahit ano pong mga kaganapan, ramdam mo, di po ba, ramdam mo na may mga bagay-bagay na sinasabi yung iba, pinapaliwanag yung iba. Sabi ko nga po sa inyo, ako, kampante lang ako eh, matatag. Kahit anong sabihin ng mga iba, kahit anong ipaliwanag ng iba, ramdam natin yung presensya. Ramdam natin yung mga sinasabi po ng mga taong nagmamahal kina Alden Richards at kay Main Mendoza. Kaya nga sabi ko sa inyo, may lahat po ng pinapaliwanag ko kung iniintindi po ng iba, madali lang naman pong intindihin at ipaliwanag. Si Mengay po kasi at si Alden Richards, alam nyo yung buong istorya at ang buong kwento kung bakit nga po ba hindi nga talaga po pwede na kumbaga ituloy nila yung relasyon. Kasi si Mengay, kumbaga hindi siya talent talaga
ng GMA Network. Hindi siya talent ng Sparkle Artist Center o GMA Artist Center. Ano lang po siya ng Eat Bulaga. Kaya ayaw pong gawin na, kumbaga, sisikat si Mengay na hindi nila napapakinabangan. Na doon naman po sa network nila nang gagaling. Wala namang collaboration na nangyari. Oh, yun ang pinupunto natin na kaya po nila pilit na pinaghihiwalay. Hindi po katulad nito nila Katrin at Alden Richards na talagang collaboration to. Mas papabor, mas tatatak. Oh, kung eto ah, sa mga alam ko, madali nyo na magigets to, napakasimple lang. Kung ano lang po ang sasabing love team lang o teleserye lang po ang istorya ni Alden at ni Mengay para sa fans lang daw po at wala silang relasyon, eh dapat ganun ang gagawin po ni na Alden Richards at ni Katrin. Para lang sa fans, gagawa sila ng ingay. Para lang sa fans, gagawa po sila ng silang, kumbaga, kahit yung tipong, yung ginawa ng Aldab na kilig moments pero hindi umaamin, yung andyan yung part na susubuan ni Alden Richards si Katrin, andyan yung part na hahalikan ni Alden Richards si Katrin, yung tipong ganun na, pero magkaibigan lang. Oh, hindi po ba po pwede naman pong gawin yun dahil sila na nga po talaga yung pinaka mainit na nagtambalan ngayon sa showbiz. Oh, dahil isa sa pinakamagaling daw po at pinakamahusay sa ABS-CBN eh si Katrin Bernardo. Oh, kaya nga sabi ko sa inyo, di po ba pwede naman po nilang gawin yon? Kung ano nangyari nung una kina Mengay at kay Alden, po pwedeng gawin. Kaya nga po ako, ewan ko nga po ba mga ka-Aldab, lagi silang affected, lagi silang inis, lagi silang kumbaga galit na galit. Hindi ko alam kung bakit inis na sila sa channel natin, kung bakit maraming ayaw sa channel natin, di po ba? Alam naman po nila na Aldab Nation naman po tayo. Alam naman po nila na since 2015, Aldab na po talaga si Mr. Destiny. At hindi po ako nagbago. At hindi po tayo kumukuha na lang ng simpatya para po sa iba. Kasi wala po akong makukuha bagong subscriber. Wala po akong makukuha bagong viewers. Lahat po ng viewers ko ay Aldab fanatics lang. Aldab Nation, katulad ng mga mamis, mga titas, mga senyor na nagmamahal po kila Mengay at kay Alden. Kung tutuusin po, wala na nga po talaga ako makukuha pa eh. Dahil sila-sila na lang o kami-kami na lang po nagkakaintindihan. Nag-aantay na lang naman po kami ng tamang pagkakataon at tamang panahon na gaya nga po ng sinabi ni Mengay, magkita-kita tayo sa finish line. At kay Alden naman po, ako'y alon, babalik at babalik sa'yo hanggang sa huli. O, doon pa lang may maline. Doon pa lang masasabi mo na parang may mali. Parang hindi ata tumutugma yung mga pahayag ng sinasabi ng iba sa sinasabi ni Mr. Destiny. Ako may ebidensya at resibo. Di po ba galing po mismo sa bibig ni na Alden Richards at ni Maine na pinangahawakan po ng Aldab Nation. Di po ba? At least, hindi kami nag-edit. Wala pong editan na nangyari. Wala pong mga video na in-upload namin na in-edit lang para makakuha ng simpatya. Para masabi na ganito ganyan. O, tapos sasabihin nila na medyo ganito. Okay, so, alam niyo sa totoo lang po, ako, ang dami pong mga ganap na talaga naman pong mapapaisip po kayo. Pero gaya na sinasabi at pinapaliwanag ko, may kanya-kanya po tayong pananaw at opinion. Sa ngayon, mga Kaldab, kalmado lang po kayo, kampante. Malay nyo, bukas sa Makalawa, di po ba mag-iba na yung takbo ng istorya. Si Alden Richards at si Maine Mendoza, sila naman po ang maging trending at maging viral. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy,
Tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.